mga kalaro at kababata, at ako'y narito ngayon sa Adventures Resort kung saan nandirito yung ano, yung Eiffel Tower of the Philippines na replica ng ano, ng Eiffel Tower sa Paris, France. At tara't mag-adventure tayo dito at let's check it out and let's go! At ayun guys, naglalakad-lakad kami ng aking misis at nandito tayo sa Eiffel Tower ng France. At teka lang, meron ako nakita dito ah. Hindi naman naririnig ang nagbablog ah. Yun oh. Alright, nandito yung kabanda ko si Chad. What a coincidence. Yeah. At yun nga, nagkita kami ng aming vocalist na si Chad. At nakakatuwa. Yun oh. Nice one. Itong may buti nakita ko. Sinend niya sa akin yung invitation eh. Sabi ko, at ayun guys, tatry ko talagang umakyat dyan sa taas. Titignan natin kung makakaya ko. Guys, kung makikita nyo, no, ito yung ano, yung replica ng Eiffel Tower ng France. Meron tayo dito sa Pilipinas. Ngayon, takot ako sa heights eh. Ngayon, malalaman natin, no. Bala kong akyatin yan hanggang dulo. Titignan natin kung makakaya kong akyatin. Pero ayun nga. Tingnan natin yung lugar. Alright. Noon, nakapunta na kami dito. Pero hindi pa na-develop ng lugar na ito. Ngayon, kompleto na. Nagiging pasyalan na talaga sila. Ayan, makikita nyo. Para kayong dalawang ano. Pero ito ang matindi dyan eh. Aakyat tayo dyan mamaya. At ayun, napakaganda ng ambience dito. Mahangin, malamig. At, alam mo yun guys. Nakaka-perfect na lugar para mag-relax. At kung makikita nyo guys sa likod ko. Yan o. Wala ba? Yung Eiffel Tower na yan o. Aakyatin namin yan. At ayun guys o. At ayun guys. Alright o. May masayang nagsiswing dito o. Balloon! Woohoo! Galing ah. Guys, hindi talaga ako mapakali. Parang gusto ko talagang akyatin yung tuktok at taas. Go? Wait. Guys, ang misis kong Abnoy. Tuwang-tuwa dahil ngayon lang uli nakasakay sa swing. Alright. Ang galing ah. Oh, sarap batukan. Hindi talaga ako makatulog. Gusto ko talagang akyatin yung tuktok. Bala ka ako magbibideo sa'yo. Oh, talaga? Bibideohan mo ako? Sige, mayabang. Sisihan ah. Oo, oh, mayabang ako eh. Magpapasikat. Wala kang yan sa taas ah. Oh. Ikaw lang ah. Magpapasikat ako ngayon sa misis ko. So, try ko ah. Kung i-allow talaga ni Lord na makarating ako sa tuktok. Guys, magpapasikat na ako sa misis ko. So, try ko akyatin yung tuktok hanggang taas. So, tingnan natin ha. Sige, tatakbo na ako. Ayan po guys, yung asawa ko na iihi. Iihi daw muna siya. Hindi niya alam, nagre-record ako. Ayan, punta na siya. Pero gusto daw niya umakyat dun eh. Ayan o, sa taas. Ang yabang, para na mga abutin niya yan. Weh. At ayan guys, tapos na siya umihi. Oh, may pa-dance-dance pang nalalaman. Niyan. Oh, 'di ba? Tapos mauuntog na naman 'yan. Alerto na ako. Alright, guys. Ayan oh.
Eiffel Tower is the wrought iron lattice tower on the Champ Mars in Paris, France. Alright. Replica ng Eiffel Tower. Titignan niya mga kalaro at kababata. Di ba? Napakataas. Yeah, punta ako dito sa gitna. Yan, aminin ko sa inyo guys, takot ako sa height. Pero, tatry natin na umakyat dito. Ano mahal? Try natin. O sige, game! Yan na naman ako, si game. Umakyat, tapos iwanan mo na naman ako. At ayun guys, aakyat na tayo. Ito yung daanan niya, makipot lang na hagdan. Ito mas tolerable sa akin kasi ano eh, tawag nito, hagdanan siya. Di kumpara dun sa Cloud 9 na umaalog. Ito walang alog factor to eh. Yan. O diba, antapang ko. Dito na tayo sa first part ng ano na Eiffel Tower. Ngayon tatry natin umakyat dun sa second part. Okay, hahanapin lang natin sa yung way. Problema, wala nga yung ano ko. Guys, nandito na tayo sa ano, sa first part ng tower. Nakaakyat na ako. Makikita nyo sa likod ko. Yan o. Oh, yung mga nakapaligid. Kasama nung misis ko maganda. Weh! Picture tayo! At yun, sana makaakyat kami sa tuktok sa dulo. Kayang-kaya. Kayang-kaya yan. Kakapagod. Yun lang, Blue. Sa tingin ko, wag na natin baybayin yung taas. Bakit? Takot ka? Hindi naman. Ba't saka? Nakakatog na ako. Yan na naman! Okay na ako dito. Ay, naku. Okay na ako dito. At least kahit pa paano, na experience ko paano umakyat dito. Ayun pa. Ah, hindi. Meron pa eh. Hindi, wala nang ganito. Diretso na yun sa tuktok. Okay, kaya pa ba? Sige, tignan natin ha. Oobserbahan natin kung kaya pa natin akyatin hanggang dulo. Pero nandito na ako sa pangalawang palapag eh. Kasi, tignan natin. Ang tarik kasi. Paakyat na kami. Uy! Alright, papunta na tayo sa ano. Sikip, Blue? Kailangan kami yan. Kabila ata. Kayang-kaya? Hello po. Woo! Alright. Mararating na namin yung tuktok. Hindi ko na uulitin to. At ayun guys. Ito ah.
habang dahan-dahan ka. Oo. Alam mo, bitawan mo muna yan. Kasi meron siyang tael. Mm-hmm. Baka madulas ka. Sige. Bababa na kami ni Mrs. O, diba? Ang tapang namin. Power. At yun, isang malaking bagay na yun. Para sa katulad kong takot sa heights. Ay, ang cute naman, oh. May mga bato-bato dito. Kung tawagin, turtle doves. Yan, oh. Ang galing. Kanina ko pa siya sinusundan. Hindi siya lumilipad. Galing naman. Ang amo mo namang ibon ka. Hi, bird. Hi, bird. Birdie, birdie. Alright. Okay, naalala ko. Yan, napansin ko yung statwa na yan dati. Yan, oh. Ang kakatawang statwa na to. Yan, napuntahan na namin dati kasi to ni Mrs. eh. Yan. Tapos, dito. Yan, makikita natin yung ano. Dati ginagawa pa lang to eh. Oh, ngayon, ang ganda na oh. May tulay dito. Tapos may replica rin ni ano, Statue of Liberty. Ano mahal? Tara, puntahan natin to. At ayun nga guys, dahil hinubad ko na yung mask ko eh, kasi open air naman to. At saka presko yung hangin, sariwang hangin. Ayoko naman hadlangan ng face mask ko yung magandang ambience ng lugar na ito. At ngayon, naglalakad-lakad kami ni Mrs. at aming balikan yung ano. Actually, dito nagsimula yung love story namin dalawa. Oh. Dito kami unang nag-date. Long hair pa ako nun. Oo. Wala pang entrance nun. Wala pang entrance. At eto, nag-picture kami dito oh, sa may... Yan, diyan kami una nag-picture ng Mrs. ko. Sa may mga playground na mga... Yan. At syempre, yung Mrs. ko kinikilig nun. Dahil, yun na. Gwapong-gwapo siya sa akin nun. Yan, naalala ko yan. Diyan kami... sana ano, may overlay ko yun dito sa vlog, yung mga picture namin dati. Dito walang nagbago eh. Andun pa rin yung ano eh, ganun pa rin yung ambience. At alam mo yun, iba talaga pag nasa ilalim ka ng mga puno. Sa usapang science, kaya pala ano, masarap sa pakiramdam yung ano, yung nasa ilalim ka ng puno. Dahil ang puno ay naglalabas ng oxygen. So, ang tinitake ng puno is carbon dioxide. And then, nilalabas niya oxygen. Tayo namang mga buhay na nilalang. Kinukuha natin ay oxygen at nilalabas natin ay carbon dioxide. So, ang mga buhay na nilalang at ang mga puno at halaman ay nagkakaroon ng pagbibigayan sa kanilang mga buhay. Ang galing, no? Kung paano na i-balance ng Panginoon Diyos yung kalikasan na na-explain ng mga scientists. Naalala mo? Kaya nga, yan, yun nasa likod natin. Ginagawa pa yan noon. Oo, ayan. Di pa gawa yan. Mm-mm. Yung tanging nakatayo pa lang noon dun is yung tower. Tignan nyo guys, oh. Yung man-made na sapa nila. Yan. Sila lang may gawa nito eh. At ayun nga, meron tayong man-made. If you're going to San Francisco. Yan. Man-made San Francisco Bridge. Na cute. Miniature ng San Francisco Bridge. Tapos, eto. Yan, naabutan na namin to. Yung replica ng Statue of Liberty. Yan. Against the light. At ito yung tower. Wow, napakaganda. Perfect na perfect. Ayan. At ayun nga, mga kalaro at kababata. Yan. May tulay din dun. Parang tulay ng benis. Wow, oo. Parang benis nga ang naaalala ko dito eh. Ayan oh. Yun. Alright. Sige. Darling! O yan! Perfect na perfect talaga, oh! Ayan, oh! Yan. Alam mo yun, yung time na yun na sinasabi ko na, will you marry me?
ito, napakagandang angulo nito. Ayan, oh. Ayan, makikita mo talaga yung ano, yung beauty ng Eiffel Tower dito sa Pilipinas. Napakaganda. At ayun guys, tinalaban na kami ng ambon. At silong lang kami ng misis ko. Siyempre, baka dumami kami, no? Gremlins ba? Gremlins? Biro lang. At ayun nga. Masarap gunitain yung mga ganitong ano. Ganitong mga happy memories. At idodocument natin. Buti na lang, meron na tayong mga internet, mga platform na pwede natin ilagay yung mga masasayang alaala na. At nais ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nakapanood ng video na ito at hanggang dito itinapos nyo ang video na ito. At ako po ay humihiling sa inyo na magbigay ng like, share, and subscribe and get notified para sa latest update ng mga latest episode natin dito sa Toy Collector Pilipinas Batang 90s Channel. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, nais kong magpakilala sa inyo. Ako nga po pala ang inyong kalaro at kababata na si Blue, isang toy collector, isang taong mahilig sa laruan, hindi isip bata, ngunit mayroong pusong bata. At sa mga susunod nating episode dito sa Toy Collector Pilipinas Batang 90s Channel, mga kalaro at kababata, huwag kayong mawawala ah. Hanggang sa muli, paalam, bulaga.